ay purihin, ngalan niya ay dakilain, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, Panginoon ikaw ang may panaraw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin, Panginoon nga'y purihin, ngalan niya'y dakilain, Panginoon nga'y purihin, ngalan niya'y dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko na makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya ay sinasamo ko sa iyo sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid ng pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan. Dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo sa halip na sa Kanya, nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Kinalimutan ninyo ang Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula at dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kanyang sinabi, mga kalapitbayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ninuman ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mga mamamayan. Tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak
at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya kayo, ngunit hindi niya kayo pababayaan. Noon, kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon namay, manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos na nagpadala sa inyo ng kahirapang ito, ang siya ring magkakaloob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo'y iniligtas na niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ito ninyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagat at naroong nilikha. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Ang lungsod ng Siyon, kanyang ililigtas, bayang nasa Huday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang, ang lupain dooy aariing tunay. Magmamana nito'y yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan, magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kung hindi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ang galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinapasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak. At yaong marapating pagpahayagan ng anak.
Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online, mga minamahal kong deboto ng Poong Jesus Nazareno. Napakinggan po natin sa Ebanghelyo na sinabi ng 72 na alagad, "Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo." Sa pangalan ni Jesus, pinapaalala po sa atin ngayong araw na napakapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Tuwang-tuwa ang mga alagad sa kanilang nagagawa sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. At dito ko po gustong simulan yung ating pagninilay sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Kapag nagbibinyag po ako, ang una ko pong binibigyang halaga ay yung pangalang ibinibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kasi kung minsan, parang hindi na iniisip ng mga magulang yung ibinibigay nilang pangalan sa kanilang mga anak. Minsan po may isa akong paring nakausap, nagkakakintuhan kami tungkol sa binyag. At sabi niya, ang pinaka nagulat siyang pangalan na ibinigay sa batang bibinyagan niya ay Pikachu. Sabi ni Father, "Sigurado ka ba dyan sa ibibigay mong pangalan sa anak mo? Baka paglaki niyan ay loko-lokohin lamang iyan." At ipinapaalala ko po sa kanila na nung panahon ng Panginoon nating Jesus, nagbibigay ng pangalan, kaakibat nun ay yung kanyang identity at mission. Kaya yung ating Panginoon, alam niyo po ba ang kahulugan ng pangalang Jesus? Ang kahulugan ng pangalang Jesus ay God saves. Kaya ang buhay ng ating Panginoon, tunay na pagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos. Tunay na makapangyarihan ang pangalan at buhay ng ating Panginoon. Ako po, ang pangalan ko din po ay Jesus. Kapag nagpapakilala po ako ng bata ko sa aking mga teachers, palagi nilang sinasabi, "Ang ganda naman ang pangalan mo. Siguro hindi ka pinapagalitan ng nanay mo. Siguro hindi ka minumura ng tatay mo." Napapagalitan pa rin po ako, pero ibang pangalan na po yung ginagamit nila kapag papagalitan ako. Napakapangyarihan po talaga ng pangalan ni Jesus. Hindi nila nagagamit para pagalitan ako. At nung tumatanda na po ako, unti-unti kong nakikilala kung sino ba si Jesus. At ako na rin po mismo ang nahiyang maging dahilan para madungisan yung maganda niyang pangalan. At sa totoo lamang po, naging inspirasyon ko po ang aking pangalan, ang pangalan ng Jesus Nazareno, para pumasok ng seminaryo at piliing magpari. Dahil ninanais na rin ng aking buhay na magparanas ng pagliligtas ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi lang po sa akin na may pangalang Jesus ang misyon na magparanas ng pagliligtas ng Diyos. Katulad ng mga alagad po, daladala natin ang pangalan niya sa pamamagitan ng ating binyag. Ibinibigay sa atin ang bagong pangalan, ang pangalan ni Kristo, kaya tayo ay tinatawag na mga Kristiyano. We have the name of Jesus. At sa pamamagitan ng binyag, dinadala na natin sa ating mga buhay ang pangalan at presensya ng ating Panginoon. Kaya sana yung ating mga buhay nagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos. Sana sa pamamagitan ng ating mga buhay, napapalayas yung kasamaan, mga masasamang espiritu na gumagala sa mundo. Sana sa pamamagitan ng ating mga buhay, na iaalis yung mga puwersa ng kasamaan
na nasa ating mundo, na nasa ating mga tahanan, at saan kung saan-saan mang lugar na tayo ay pinapadala ng Panginoon. Kaya ang magandang imbitasyon po sa atin sa araw na ito, matingnan yung ating mga buhay. Ako ba ay nagpaparanas ng pagliligtas ng Diyos? O ako ay nagiging daan upang lumaganap pa yung kasamaan sa mundo? Magandang tingnan yung ating mga kilos, yung ating mga pananalita. Nararanasan ba ng ating mga kapwa ang pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng aking mga buhay? O dahil sa kilos ko at salita, ay nalalayo ang iba sa kaligtasan? Magandang makita po ito, mga kapatid, upang unti-unti nating mabago yung ating mga kilos, yung ating mga pamamaraan, yung ating mga buhay para sa ating kapakanan at sa kapakanan ng mga taong ipinapadala sa atin ng Panginoon. Mga kapatid, patuloy nawa natin na hayaan si Jesus na maghari sa ating mga katauhan upang maranasan ng iba ang kanyang kapangyarihan na nakakapagligtas ng ating mundo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ng mahal na Birheng Maria, Reyna ng Banal na Rosaryo. Ang ating itugon, Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Tulad ni Maria, naway pagnilaya ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanilang mga sandatang pandirigma at pangwasa, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Kaysa ni Kristo, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati, naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo kami sa pamamagitan ng mga panalangin ng Birheng Maria. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni Maria na sa aming mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na hangami.
iyong bayang tanggapit iyong basbasan ng sabin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, gawin mong ang mga alay na aming hain ay siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesu Kristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagpipista ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang purihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Aming
minsan ang buhay ay isang awit ng galak at mayroong liwanag na tatanglaw sa ating pagyapak. Minsan ang buhay ay isang awit ng luha at siyang papawi nito ay ang pag-asa ng umaga. At kahit anong tindi ng unos at kahit anong tindi ng dilim, may isang inang nagmamatiyag, nagmamahal sa atin. Awit niya'y pag-ibig ng Diyos, tawag niya'y magbalik loob, turo niya'y buhay na ang Diyos lamang sa atin nagkaloob. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan, pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria, busbus ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan, pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria, busbus ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan, pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria, busbus ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng Amang mapagmahal. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig.
Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming lumikha sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, inahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis, ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka na amin.